Guys, what's up? In this video today, ay meron po tayo mga special guest, no? And let's meet Cargill Butchers. So, kung makikita ninyo, nandito sila sa likod ko. Siguro, ilan sa inyo makakilala sila. So, ngayon, kaya ako pumunta dito para gawin silang special guest sa vlog ko, no? Para marami tayong ma-convince or ma-inspired na mga kabarong butcher dyan sa Pilipinas na mag-apply papuntang Canada. So ngayon, i-interview natin sila isa-isa kung ano yung mga company pinanggalingan nila, paano sila nakapag-apply papuntang Canada, at kung ano yung mga discarding nila regarding sa mga requirements tulad ng mga ISIS contribution na yan, ganyan. So, okay guys, umpisahan po natin yung interview kay... Sino mo na? Ramil. Okay. Yung pinakabata. Kay... Sir... Ramil. Ramil. So, sabi ko dito. Hindi na to whole body. Well, okay. So, Sir Ramil, thank you sa oras at pinagbigyan mo ang invitation kung makapanayam ka. So, walang problema. Good to meet you. Yeah. Kahit gaano kalayo, dinaya talaga kita rito. Salamat, salamat. Okay. So, Boss Ramil, sino ba si Boss Ramil way back in the Philippines? Saan ka ang kumpanya nagtatrabaho? So, way back in the Philippines, sabi akong butcher doon. 6 years na ako doon sa Meat World Company. Mm-hmm. Naisipan kong mag-upload dahil dala na rin ng... Tumalaki na rin yung pamilya ko at saka kailangan din ng financial needs. Mm-hmm. Kaya nag-force talaga ako na mag-ibang bansa. So natupad naman at saka nag-apply ako sa Golden pa lang agency ko. Golden Horizon? Yeah, Golden Horizon. And then natanggap naman ako sa Cargill Company. So worth it naman at nandito ako. Stable naman yung financial ko kasi nakatulong na rin ako sa pamilya ko sa Pilipinas. Pilipinas, okay. Bukod sa family ko. So maganda talaga po sumikap lang ng kailangan tsaka discard na rin at tsaka kailangan din na laging free lagi para maano natin ang ano natin sa buhay. Yun lang yung maisi-share ko at tsaka ano. Okay, so aside to that sir, mayroon pa ako isang ibang mga question no? Kasi marami tayong mga viewers na nagtatanong. Ano bang maisasuggest mo sa kanila? Halimbawa may problema sa experience, lalong-lalo na sa mga palengke no? So, sa tingin mo ba, ano may isasuggest mo na gawin nila? Dapat ba sila mawala ng pag-asa? Or... Sa palingki naman, hindi naman dapat lang mawala ng pag-asa. Dahil kung nasa palingki kayo, kasi pag nag-apply ka sa company ngayon sa agency, kailangan ng SSS history. So, kung kayo nasa palingki, pwede kayong mag-self-contribute yun sa yun. SSS nyo para pagdating na employer, meron kayong mabibase nila na talagang legit. Legit kayo at in, sa history nyo, as in meron kang nahuhulog. So, okay. Kahit na sa palengke kayo o nasa supermarket man kayo, pwede pa rin kayong makapag-apply abroad. Okay sir, based naman sa experience mo sa pag-apply, ano bang pinakamahirap na pinagdaanan mo? Ang pinakahirap mag-apply, pag-apply ko unang-una kasi dalawang beses ako na-denied eh, sa interview. Mm-hmm. So, unang-una, kasi ang requirements na minsan IELTS eh. Oo, requirements kasi ang IELTS eh. Kasi ang company ngayon, pag mag-apply ka, kailangan may IELTS ka muna bago mag-apply. Ah, so ganun na sila ngayon? Ganun na sila ngayon. So, ang meron namang company na experience is 5 to 6 years. Pag dumating na yung employee, kahit ano, kailangan may schedule ka for IELTS. Ipapakita mo lang sa kanya. So, yun mga kabaro, narinig nyo sa mga aspiring butcher natin dyan na gusto mag-Canada, no? Narinig naman yung inspiring story ni Sir Ramil. Pwede ninyong gayahin kung ano mga ginawa niya, like yung mga may problema sa mga requirements, no? Yun nga, sabi niya, pwede kayo mag-provide ng SSS contribution history. Kung wala man po kayong SSS contribution history or yung company niyo hindi naguhulog ng SSS contribution, pwede kayong mag-provide ng contribution. Yun. So, Sir Ramil, maraming salamat. Maraming salamat. Anyway, pwede mong shoutout yung mga relatives mo, family mo. Shoutout pa lang sa Philippines, sa misis ko, sa mga anak ko. Tsaka sa tropa ko dyan sa Manitoba, si John Berlowalhati, tsaka Lagline. Kumusta kayo dyan, tsaka sila rin eh. O, bisitahin nyo naman daw siya obvious. Dito sa ano, Calgary. Minsan, bisita kayo dito. Kayo naman ang ipasyalo. Ayun. So, maraming salamat sa hanggang salamat. Sa muli. Babalik ako dito para maka-jump ko. Alright guys, isa pa pong special guest natin, si Cyrus Manalos. So, si Cyrus Manalos. Sir Cyrus, saan po kayo sa Pilipinas? Sa Pampanga. Sa Pampanga? Yeah. So, sir, kung may isi-share mo lang, no? Anong naging working experience natin sa Pilipinas bago kayo nakapag-Canada? Marami akong naging trabaho sa Pilipinas. Nandiyan yung
maging construction boy, nagkaroon ako ng naging pintor, mga iba-ibang trabaho. Pero ang pinakahuling trabaho ko sa ano na, sa butcher ka na. Sa butchering almost 9 years na ako doon. Doon ako nag-stay. So, sa mga naging experience mo, bakit mo naisipan pumasok sa butchery? Dahil ba sa demand nito ng trabaho sa Canada? Yes, oo. Isa rin na demand sa ano dito sa Canada. Tsaka isa pa, ano doon din kasi mga magkakaroon ka ng ibang sideline ba? Meron ka mga pagtindahan kung ano-ano. Oo, no? So, maraming source of income na ano, pwede mong gawin. Oh, sa pag-a-apply mo, sir, nahirapan ka ba? May mga hindrance ba para naging hadlang sa'yo na ano? Una, kasi nahirapan ako dala ng financial kasi kailangan din ng yun na, kailangan ng financial sa IELTS. So, tsaka isa pa, kailangan 3 years may SSS ka sa ano, bago ako magbigay ng mapumunta sa ano, kailangan kompleto yung requirements. So, yun muna ang ginawa ko, kinompleto ko lahat. So, saan naging part dun, sir, sa requirements ng SSS contribution, no? Para to prove lang na ikaw ay 3 years working butcher experience with no gap. Ano mga naging ano mo dun, issues? Meron ka bang SS contribution history or wala? Sa akin, okay naman. Kasi dahil sa 9 years ako sa Monterrey, yung employer ko kasi dire-diretso sa nagbayad. So okay, okay. Naging okay naman. So walang naging problema? Walang naging problema. Okay, how about sir sa pagdating naman sa ano? Tulad dito mga certificate, okay naman kasi? Okay naman. Dahil supportive yung naman, naging employer ko, supportive talaga siya. Kaya okay naman. So saan ka nagtatrabaho ng ano? Company before sa Pilipinas? Sa Monterrey. Monterrey. Sa Gentry ka rin? Hindi. Ano siya eh? Meat shop? Meat shop siya. Kumbaga, franchise ng isang ng employer ko. Franchise parang ako lang din pala tsaka si Mark sa kasi isa lang ang employer ko sa ano sa 9 years na nag-ano ako. So, sure. Pwede mong i-greet sir yung family mo sa Pilipinas? Mapanood nila to. Yes. Mag-ingat lahat kayo dyan sa mga anak ko, then sa nanay ko, then sa lahat, sa mga nakakilala sa akin. Sa iba pang dapat na pwedeng makarating dito, gawan nyo ng paraan dahil masarap ang buhay dito sa Canada, magbabago ang buhay nyo. Yun. Maraming salamat sir sa inspiring words mo. I hope na marami pa tayong ma-encourage sa mga Pilipino. Yes, thank you. Thank you guys. Okay. Next guest natin guys. Yes. Ay, shoutout nga pala sa tropa namin dyan. So, may nakakilala ba dito? So anyway guys, next guest natin si Mark Zacarias. So I know iba sa inyo ina kilala na to no, sa lalong-lalo na sa mga subscriber natin diyan. Ilang beses ko na yatang na future to sa vlog ko eh. Meron na ba? Oh, meron. Nagpunta dito. Okay. So dito na naman ako guys para kunan natin ng pahayag tong si Mark Zacarias kung anong ma-share niyang story sa inyo no. So paano ka ba nakarating ng Canada? Nainggit ako sa iyo eh. Ako pala naging ano mo ah, inspiration ah. Anyway guys, ay magkasama kami nito sa ano eh. Sa Shopboy sa Monterrey, di ba? Monterrey. Tsaka sa Robinson. So ayun, nung dati hindi na naniwala sa akin to na mag-Canada ako, tinatawanan ako nito eh. Kasi pa-English ako dun sa store, nagpa-practice nga ako para sa IELTS. Sabi niya, parang nasira niya ng ulo to si... Hindi, real talk lang yan, no? So ayun, nung makaalis ako, na-inspire siyang sumunod dito sa Canada. So anyway, di ba nagkaroon ka ng problema sa ano? SS contribution mo before sa mga previous company mo? Oo. Ano masasabi mo dun? Para magkaroon ng idea yung mga viewers natin. Sa SS contribution. Di ba hinulugan mo siya? Hindi. Nag-self ano ka? Hindi ako nag-self ka na. So paano ka nagkaroon ng ano? SS contribution? Hindi, hindi naman ako. Ano? Nagsara yung... Company. So napagawa ka ng affidavit? Affidavit. So yun. So yun, yung may mga problema dyan sa SS contribution, no? If ever na hindi kayo hinuhulugan, pwede po kayo magpagawa ng affidavit na i-state nyo doon na kayo hindi hinuhulugan kung ano man yung dahilan, no? Para magkaroon lang kayo ng legit documents na ma-present nyo sa agency. So, kamusta naman sir, pag-apply mo sa Canada? Mga ilang taon ka bang nag-apply? 2017 kami nag-apply eh. Tapos, nakaalis kami 2020 na. 3 years. So, mga 3 years din? 3 years kami nag-apply. So, pagdating naman sa pag-apply mo sa agency, mayroon bang placement o wala? Wala. Walang placement. IELTS lang, tsaka medical. Yun lang yung expenses na dapat nilang pahandaan. IELTS, siguro 10,000. Tapos medical, 10,000 din. 10,000 din. So, yun guys. Zero placement fee pag nag-apply kayo ng agency no sa Canada. At kung may ma-encounter man kayo na humihingi ng mga placement fee, so situate lang na may verify nyo sila sa POAA no, kung legit talaga sila.
So, kamusta naman naging buhay natin dito sa Canada, sir? Nung pagpunta mo rito? Na-homesick ka ba? O? Nung una, syempre. Homesick ka talaga. So, ano tapos, yung mga naging... Ang gagawin, buhay lang dito is tulog, trabaho, shopping. Yun. Dapat i-enjoy mo yung sarili mo, di ba? Para maiwas mo. Buhay, trabaho, shopping. Yun lang, buhay niya dito sa ano na pinagpunta tayo. So, yun lang yung ginawa mong ano, paraan para hindi ka ma-homesick. Mm. So, ano masasabi mo sa mga aspiring butchers natin na gusto mag-Canada? Dapat ba sila mag-apply o ano? Syempre. Mag-a-apply kayo talaga kung gusto nyo pumunta dito. Kung gusto nyo magbago yung buhay nila, di ba? Magkaroon ng magandang future. Yeah. So, ano bang plan? Uwi ka ba o mag-stay ka dito? Depende na yan, siguro. I-exam uli ako eh. Kasi expert na IELTS ka eh. Okay, madali lang exam dito. Basic lang yun. Mas madali. O yun, matalino yata sa English to eh. Multiple choice naman yun. Pwede mo lang hulaan. Okay. So, yun. Maraming salamat sa inspiring story mo. Anyway, pwede mong i-greet yung family mo sa Pilipinas. Ayaw nga pala. Mga magulang mo, kapatid mo. Pinapatay ko pala dyan yung parents ko. Yun. Tsaka yung asawa ko, siyempre. Ano ko? Mayrin, Jamila, asawa ko si Mayet. Maraming salamat sa pagkakataong ito at pinagbigyan mo ang invitation. Isang taong ko ito inantay, ha? Joke lang. Okay. Yun. Mayroon pa tayo, guys, special guest, no? I hope na... Maraming nakakilala na dito. Marami daw tropa to sa, ano eh, sa Nipawa eh. Sila po yung mga mabagsik na butcher ng Meat World. So, hi. Hello, so, shoutout dan sa mga tropa si... lang sa highlight. Ano name mo, sir? Jolex. Jolex. Nice to meet you, sir. Personally, nag-meet din tayo. Sa Facebook lang kasi kami nito nag-usap eh. Okay, sir. Way back in the Philippines. Sa Meat World ka, di ba? Bali, sa Meat World, mga 3 years lang ako. Tapos pero aside sa Meat World, ano pa ba mga previous company na po? Nag-JLN ako. Paramount yun, sa Paramount. Tapos Monterey. Nag-Monterey ka rin. Tapos yun, Shopwise. Shopwise din pala natin to, Mark. Tapos yung last ko, Rubina, kasi nung ano binayaran kami. Unabsorbed kami ng Rubina. Okay, no? So, paano, before ka naging butcher, sir, ano bang pumasok sa isip mo? Bakit naisipan mo mag-butchers? Unang-una, wala ako idea sa pag-butcher, eh. So, ano nag-encourage siya? Kasi, ginanaw ko ng mga tropa ko, niyaya ako na, ano, oh, Lex, apply tayo. Wala akong idea. Ngayon, pag ano, punta kami sa Meat World. Yun, sabi ko, pagdating ko naman sa ano, ay, ito pala yun. Tapos unang outlet ko, training ako sa SM Fairviews, BI. Yun. Eh, nakita ko din mga picture doon sa... Yung mga nakaalis? Hindi, yung mga picture na nabanso, yung mga nasugatan. Parang yung mga discouraged. Ayoko mag-butcher. Eh, inanon naman ko ng mga kasama ko na, ayan, Paris na yun, punta ng Canada. Kasi iba naman, pwede ka sa barko, 1 year, pwede kayo guys sa barko mag-ano. Mag-apply kung buha ko, experience. Tapos marapas mag-butcher ka, demand, pwede ka sa hotel. Yun, Canada, New Zealand, Australia. Meron ngayon bago, Czech Republic. Meron din sila. So yun, pag-butcher ka, maraming chance na makapag-abroad ka lalo sa Canada, di ba? So yun guys, kung ako sa inyo, i-grab ninyo yung pagkakataon na maging butchers kasi kayo. Kasi mabilis yung opportunity na makapag-Canada kayo. At sa pag-apply mo ba, nahirapan ka ba? Yung unang apply ko, hindi naman ako nahirapan, kaso nga lang, ang problema nun, kasi 2030 na ka nag-apply ako, tanggap ako sa Golden Horizon. Kaso nung time na yon, yun din ang kapag-asawa ako. Ngayon yung asawa ko, si Sarian. So parang na-udlot yung pag-apply mo nun? Oo, na-udlot kasi hindi ko naituloy yung pag-apply ko. Tapos next ulit na hiring naman ulit ng Golden, ng Cargill, nag-apply na naman ako. Nag-try ka na nag-try? Try ako, pero ngayon, pag-try ko nun, siguro namukha na ako nung ano, sabi niya parang pangalawa na to, ah. Ano ako, hindi ako na na pumasa. Oo. Tapos sunod uli next year na diyan naman kasi yearly sila hiring. Tapos next year uli parang ayoko na sana mag-apply kasi may tutulong sa amin pa ng Australia doon ng sana ako mag-butcher. Ano yun, direct sana or under agency pa rin? Bali may sponsor kasi ako sa Australia. Tutulong sana sa akin papunta mag-ano doon, maghanap ng trabaho doon. So, nung pag-apply mo, sir, anong agency kayo? Golden Horizon din ba kayo? Golden Horizon. Okay. So, halos pare-pares ng agency din. So, since nandito ka na, sir, sa Canada, anong masasabi mo sa mga inspiring butcher natin sa Pilipinas na gusto mag-apply dito sa Canada? Ayun. Yung masabi ko lang sa inyo, huwag kayong mawalan pag-asa kasi ako, bumagsak na ako nung una. Oo. Kayang una ko pumasa kaso walang sa financial support. Yun. Wala. Tapos pangalawa, bumagsak ako. Pero try pa rin apply. Yung pangatlo, huwag mawala ng pag-asa. Huwag mawala ng pag-asa. Yung pangatlo yun, okay na. Basta ang ano lang, yun, kuha lang kayo ng experience, huwag kayo matakot. Basta update lang yung SS nyo. Saka importante, pag kumuha kayo ng experience, makakuha kayo sa company nyo na ano,
certificate of employment na merong job description. Importante 'yun. Yun kailangan. So, salamat at inform sila. So pagdating naman sir sa mga taong di-discourage or nawawalan ng lakas ng loob para mag-take ng IELTS kasi mostly pag yung mga kabaro natin nakarinig na ay may IELTS kasi yan eh. Kaya nawawalan na sila ng pag-asa, mag-astos ganito. Ano masasabi mo dun? Ay, pag dating naman sa IELTS, number one talaga yun. Siyempre, magkano ka kasi ako, nangutang din ako para, nangutang ako para makapag IELTS lang. Basta pag ano, kasi ano, review lang, review ka lang muna ng review sa YouTube. Maraming sa YouTube ng link yan eh, mga tips ganun sa pag-ano. Ganun din ang ginawa ko. Pag medyo kaya mo na na, kasi meron naman mga ano dun eh, mga sample test. Oh. Pag kaya mo na sagutan na ano, ay pwede na. Kasi maganda kasi pag napunta ka rito sa Canada, kumbaga may future yung family mo. Malaking tulong, tsaka malaking mababago sa buhay mo. Mababago sa buhay mo. Okay. So sir, pwede mo i-shoutout yung mga ka-work mo sa Pilipinas, mga mahal mo sa buhay, relatives. Ang una yung pamilya ko sa, ayun, sa Nueva Ecija sila, ang mag-ina ko. Kumusta, dito na ako ngayon sa ano, idol natin, nag-vlog. Yun, salamat. So, yung anak ko, si Elishan, yung panganay, then yung bunso ko, baby pa, 4 months pa lang eh. Ayun. May future. Saka yung mga ano natin sa, tropa natin sa iLife, sa GBS. Yun, sa iLife, marami akong mga kilala dyan. So yung mga highlifers dyan, kasama ko si Jake ba? Jolex. Jolex pa. Sorry. Marami salamat, Jolex. Salamat sa pag-aantay, salamat sa abala. Pero babalik ako dito. Sige. So yun guys, maraming salamat sir sa inspiring story mo, no? At I hope maka-inspire pa tayo ng maraming butcher sa Pilipinas. So guys, mayroon pa tayong isang malupit na ano, Meat World Butcher din, no? So special guest din natin siya. At dito rin sila sa Calgary, sinadya ko talaga sila dito para maging guest sa vlog ko. Sir, anong name mo? Roy Ayento. So si Mr. Roy Ayento, welcome to my vlog, sir. Thank you, thank you. So okay, sir, way back in the Philippines, saan company ka nagtrabaho? Sa Pilipinas, Meat World po ako for so, 11 years. So mga Meat World, wala kayo, no? 11 years? Wow, ah. So, okay. So, under Golden Horizon ka rin, agency? Yes, under rin Golden Horizon. Mm-hmm. So, before ka naging butcher, anong trabaho mo? Bago ako naging butcher, ang trabaho ko talaga sa supermarket is bagger. Ah, bagger ka. So, saan yan? SM ba? Ano? Pure Gold. Ah, sa Pure Gold. So, ang nangyari kasi, medyo pinagpala, maganda yung performance. Nilipat pag maganda ka kasi yung performance mo, parang i-absorb ka. So, ngayon, napunta ako sa meat shop, sa meat section. Yun. Oh. Doon nagsimula yung opportunity ko. For pagbubutcher. Okay. So, sa pagbubutcher mo sir, naisip mo na ba noon na mag-a-apply ka ng Canada? Kaya, actually, wala akong idea na hindi man pala ang butcher sa Canada. So, basta nagtrabaho ka lang talaga? Trabaho lang ako ng trabaho. So, ngayon, nagulat na lang ako, marami akong kasamahan sa trabaho na biglang nag-resign. Yun pala. Dahil nag-a-apply papunta ng Canada? Nag-a-apply ng papunta ng Canada. So, ini-encourage din nila ako. Doon, tumatak sa isip ko na pwede ko palang gawing tulay to. Oh, stepping stone, kumbaga. Para mag-apply ng Canada. So, sa pag-apply mo, sir, nahirapan ka mag-apply? Hindi naman. Ano bang naging common hindrance mo nung mag-apply ka? IELTS ba? Sa pag-apply naman, medyo sa interview, hindi ako nahirapan dahil confident naman ako na kaya kong ipasa yung interview. So, ang balakid ko lang noon, yung pumasok na yung IELTS. Pinanghina ka ng loob kasi mahina kasi, ka sa English. Naisip mo. Hindi naman. Kasi ako, nung na-apply ko, sabi ko, may papasa ko ito English. Mahina ko sa English. Ang problema kasi sa Pinas, pag mag-apply ka na, yung financial. Oh yun. Problema kasi, ko rin dati yun eh. Yung sahod mo, sakto lang. Eh, lalo na kung nangungupahan ka. So, problemado talaga yun. Yung IELTS kasi. Mahal eh, no? 15,000 lahat yun. Kasama na yung review. Kasama yung review. So, hindi ka naman bumagsak nung nag-take ka. Hindi nung na. Nag-take ako nung una, bumagsak ako. Oo. So, hindi lang ako napanghinaan ng loob. Take lang ng take. Basta may yun. Pera. So, hindi ka nawala ng pag-aasa mo. Nung pangalawang take mo, iniisip mo pa ba na babagsak pa kayo? Pag bumagsak ako, magti-take pa kayo? Iniisip mo hindi naman? Hindi na. Kailangan ipasa mo na. Oo, ipasa mo na talaga. Mag-focus ka lang sa review. Yun. So pagdating sir sa mga agency requirements, may mga naging issues ka ba dun? Wala naman. Kompleto ka naman daw.
Wala, kumpleto naman ako lahat dahil isa lang yung company ko. Hindi ako nagpalipat-lipat ng company. Oh, so, yung maganda so, sa inyo. Kaya ano, tapos may SS contribution pa kayo. So, pagdating naman sa mga kabaro natin sir sa Pilipinas na gusto mag-apply, lalong-lalo na yung mga walang experience, anong may isasuggest mo sa kanila na maging umpisa para makapunta dito sa Canada? Dapat ba sila mag-apply sa supermarket or at sa pipitsugi meat shop sa palengke? Well, sa lahat naman, pwede sila. Palengke, supermarket, or slaughtering. Ganun. Basta... Mas long as na ma-meet nila yung qualification pwede naman ng requirements ng agency, diba? Ang importante lang doon, yung may... Yung papasukan nilang, ano... Company. Yung naguhulog ng SSS for 3 years. Yun. Kasi yun ang qualified dito eh. Oh, most likely, yun ang hinahanap talaga ng agency. Yun guys, narinig ninyo ang kani-kanilang mga story, no? At na may nakapulutan na yung aral. So, pwede mong batiin yung pamilya mo, sir, sa Pilipinas? Babatiin ko yung asawa ko dyan sa Pinas. Dito ako sa... So, Hernan Kamama TV. Nagbablog kay Hernan Kamama TV. Thank you sa pagbisita dito sa Calgary, Alberta. Walang at alam, na-meet sir. Namin sila. So, sa mga kababayan ko dyan at mga kasamahan ko sa High Life, alam ko maraming meter dyan. Maraming. Hindi ko alam kung may mga nakakilala pa sa akin. Pero mostly, yung dami kong mga naging kasama dyan sa Meteor na dyan pumunta sa High Life. Sa mga taga Meteor World, ano masasabi mo? Kasi marami din ang viewers ng mga taga Meteor World eh. Convincing mo na sila mag-apply dito. O mga taga Meteor World dyan, mag-apply na raw kayo dito para lalo tayong dumami. Sa akin naman, hindi ko na lang sila i-convincing na mag-apply sa Cargill dahil ang trabaho, wala namang easy money dito. Yung trabaho, napakahirap eh. Pero kung yun lang yung choice, wala sa mga choice, no? Kundi mag-apply talaga sa apply. So yun sir, maraming salamat sa time ha. At sa maraming salamat sa akin. I hope next visit ko dito, makapag-jump tayo para magkaroon tayo ng mga babos. Chill naman sa labas. So, yun ang gusto ng ano. Kasi isang taon na to dito, hindi pa kami nakapag-inuman. Ika-drive eh, bawal mag... Ano eh. Yan guys, ito na rin natira sa kanina eh. Pero okay lang, namalingki pa kasi. So, laking pasasalamat ko sa mga to kasi binigyan nila ako ng oras, no? Nag-antay pa sila sa akin talaga dito. So, maraming salamat sa inyo, sir. Hopefully, huwag kayo magtampo, ha? I hope nakatulong sa inyo mga istorya nila, no? At maraming salamat sa panonood. So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin channel, maaari kang mag-subscribe, i-like at i-share ito sa iba para magkaroon din, maka-inspire tayo sa iba na mag-apply dito sa Canada at makatulong din tayo. So, maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye. Jay.